Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sabihin mo sa akin ngayon, paano ako makakalaya sa sakit na paulit-ulit kong nararamdaman kung bilanggo ang aking puso't isipan ng nakaraan? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Bilanggo ang aking puso at isipan ng nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano kaya susuotin ko dito? Ay, hirap namang mamili ng damit. Mahal, ano na? Matagal ka pa ba? Mahal, halika. Tulungan mo ako. Ha? Oh. Ano na naman ang nangyari dito sa kwarto natin? Para na namang dinaanan ng ipo-ipo. Tignan mo, ano ba sa dalawang to susuotin ko? Kung lalabas tayo, ganito na lang palagi ang aksena. Huwag ka na nga sumama sa akin sa susunod. Dennis! Joke lang. Ito naman. Tinatawag mo kagad ang pangalan ko. Kapag hindi mo sinabi kung alis sa dalawang to susuutin ko, lalo tayong matatagalan. At kasalanan ko pa talaga. Ay, bilisan mo na kasi. Alin dito? Ayan niya yung ano, yung bulaklakin. Okay. O sige na, lumabas ka na. Magbibis na ako. Nakatulog na ang aking makukulit na pamangkin. Nasaan na kaya mga magulang ninyo? Gabi na! Matit! Speaking of! I'm sorry. Ginabi na kami. Shhh! Huwag ka na maingay, ate. Baka magising ang mga little monay ko. Himbing na tulog ng mga anak ko, ha? Ay, bakit dito mo pinahiga sa sahig? Malalamigan ang likod nila. Iyakit ko pa sila sa kwarto sa itaas. Paano mo sila kakargayin pababa na hagdan, aber? Sa bagay. Eh, huwag ka mag-alala. Makapal naman ang kutsyon eh. Eh, teka, asan na si Kuya Dennis? May kausap sa cellphone. Saan kayo nag-anniversary date? Diyan lang. Jesus! Mukhang madadagdagan na tatlo kong pamangkin. Oy. Aray ko ah. Dumi ng isip mo. Ano marami? Oh, alam mo naman, teenager? Hoy, limang taon ka ng kasal, no? Masyado tong pabebe. Kung ano-ano kasi iniisip mo eh. Hindi lang naman yan ang ginagawa ng mag-asawa, no? Palipasa ikaw, no boyfriend since birth. Ay, grabe. Dapat talaga pinapamukha mo sa akin ang pagiging single ko? Sige, sa susunod, hindi na ako magbe-babysit sa mga anak nyo. Mag-asawa ka na kasi. Sayang yung pera mo. Nauubos lang sa pagkain at damit. Mag-asawa ka na. Para ang ibibabysit mo, hindi na mga pamangkin mo, kundi sarili mo ng anak. Ganda nitong polo na ito, ah. Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo. Salamat po. Binilhan kita kasi mukhang puro na lamang si Julie, binibilhan mo ng bago. O ikaw, wala man lang. Kahit mga pantalon mo, kupas na. Ang sapatos mo, lumaluma na. Eh, alam niya namang hindi ho ako maluho. Anak, hindi naman luho yan. Ang sa akin lang, sana nakikita man lang ang asawa mo kung anong pangangailangan mo. Eh, ako ang nagsasabi sa kanya na huwag basta-basta gagastos ng pera. Hmm?
Nagtatanggol mo na naman yung asawa mo. Sinasabi ko lang po ang totoo. Kung sa pag-aasikaso lang naman, wala akong masasabi kay Julie. Tingnan nyo nga, kahit maaari naman siyang maging career woman, pero nag-decide siyang maging full-time housewife para maalagaan niya kami ng mga bata. Oo na, oo na. Ma, hanggang ngayon ba naman, malayo pa rin ang loob mo kay Julie? Alam ko naman, mabait yung asawa mo. Hindi ko lang may iwasang isipin na kung hindi pa sana kayo nagpakasal ng 25 anyos kayo, siguro nakapag-abroad ka pa at marami ka pang nagawa para sa iyong sarili. Wala na mag-asawa ka. Kayod ka, labaw ka na palagi para buhayin ang pamilya mo. Ma, masaya ako sa desisyon ko. At kahit kailan, hindi ako magsisising nag-asawa ko ng maaga. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mahal, ba't ganun? Umakati yung kumay ko dito sa dishwashing paste natin? Eh, yung smart dishwashing na lang kasing gamitin mo. Okay, sige. Yun ang bibili natin pag nagpunta tayo sa grocery. Ah, oo nga pala, mahal. 4 years old na yung panganay natin. Siguro mas mabuti kung i-enroll na natin siya sa preschool. Masyado siyang interesado mag-aral. Tingnan mo nga yung room nila, puro mga sulat sa dingding. Oh, pwede na, sige na. I-enroll na natin tapos i-observe na lang natin kung nag-i-enjoy siya. Sa tingin mo, mas mabuti yun? Oo. Okay, sige. Sasamahan ko siya bukas sa school. Tapos, mamili tayo ng mga kakailanganin niya sa linggo. Isama natin yung dalawa para makapaglaro sila. Okay, sige. Thank you, mahal. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako magdedesisyon. Salamat din, mahal. Dahil hindi ka nagdedesisyon ng mag-isa. Gusto mo, palaging sabay ang mga paa natin sa paghakbang. Hanggang tumanda tayo, gusto ko kahit meron tayong hindi pagkakaunawaan, sa huli, dapat pareho pa rin ang desisyon gusto nating gawin. First few weeks ni May May sa school, ate. Okay naman, masaya. Na nakakapanibago. At sa tingin ko, nakakapagod. Naku, sinabi mo pa. Araw-araw nag-iisip ako kung anong babaunin niya. Bakit? Dapat ba araw-araw iba-iba ang baon niya? Eh, hindi naman, pero syempre gusto ko maging magana siyang kumain. Baka kakumaagaw masyado yung attention niya sa pag-aaral. Grabe, alam mo naman college na kagad yung pamangkin ko. Eh, masyado competitive yung pamangkin mo na yan eh. Kaya subsob mag-aral. Minsan hindi kakain hanggat hindi natatapos yung kanyang assignment. Good evening, everybody. Oy, kuya! Uy, andito palang pinakamaganda kong sister-in-law. Malamang! Ako lang naman ang kapatid ni ate, kaya ako na ang pinakamaganda. Oo, nga pala. Oo, oh, mag-uwis ka na. Sabay-sabay na tayo maghahaponan. Oh, sige. Mateta, ano oh. Gusto mong dessert? Ice cream? Yun. Oh, sige. Magbibis lang ako tapos bibili ko ng ice cream, ha? Thank you, kuya! Hanggang ngayon, ini-spoil ka pa rin ni Dennis, ha? Kasi ate, alam niya wala akong kuya. Tama ka. Ay, buti na lang si Kuya Dennis ang napangasawa mo, no? Hindi ko lang ma-imagine ang buhay mo kung ibang lalaki ang napangasawa mo. Sarado na kaagad itong tindahan malapit sa amin. Mapapalayo pa tuloy ako. Bale,
bibilisan ko na lang ang pagpapatakbo ng sasakyan para makakain na kami. Makakalam ng sigura ako eh. Yak, gutom na rin ang magkapatid niyo. Kaya buti pa dito ako lumiko sa may kanang bahagi ng kalsada. Yes, ako nga asawa niya. Bakit? Ano? Bakit, ate? Hindi! Ate, sino tumawag? Matit! Ang Kuya Dennis mo na aksidente! Nabangga ang kotse niya! Ano? Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, manalangin tayong mailigtas ng mga doktor si Kuya Dennis. Ate, punong-puno siya ng dugo. Nakita mo ba itsura niya? Halos hindi mo siya makikilala, puro dugo. Diyos ka, asawa ko. Ang kumawa akong asawa. Diyos ko. Bakit naman kailangan mangyari ito kay Kuya Dennis? Julie! Si Mama, ano nangyari? Anong sinabi mo sa telepono ng nabangga si Dennis? Anong nangyari? Anong nangyari? Tawarin na lang kung paano nangyari yun, Ma. Bakit hindi mo alam? Ikaw ang asawa. Dapat alam mo yun. Huminahon po kayo. Asa na siya? Asa na anak ko? Inooperahan na. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, manda ka sa akin. Kasalanan mo ito. At ikaw po, wala naman po may gusto mangyari ito. Nakinigay ka! Hindi kita ka nakausap! Sa inyo, iligtas niyo ang asawa ko. Napakabait niyang tao. Napakabait niyang asawa at ama. Hindi siya karapat-dapat na magdusa sa ganitong paraan. Kung kailangan ko lumuhod, lumakad ng paluhod araw-araw sa harapan niyo. Gagawin ko po yun. Ligtas mo lang po ang asawa ko. Diyos ko po. Ate. Ate, tumayo ka na dyan. Kanina ka pa nakaluhod. Hindi. Hindi ako tatayo dito, Matit. Hanggat hindi na ilalabas ng operating room si Dennis. Hindi ako titigil manalangin at magmakaawa sa Diyos. Hanggat hindi sinasabi ng doktor. Tor, naligtas na siya. Ate, kulang pa ang nararanasan ko ngayon. Kung ikukumpara sa hirap na pinagdaraanan ni Dennis, walang kapantay ang sakit at hirap na dinaranas niya ngayon. Kaya dadamayan ko siya kahit sa ganitong paraan man lang. Nadamayan ko ang aking asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dennis! Sana ko! Ayos ka po!
Bakit nangyari ito sa anak ko? Ate! Hindi naman yung ate ko! Dahil sa iyo kung bakit ay bago ang buhay ng anak ko! Kung hindi sana ikaw ang napakasawa niya, hindi sana magyayari ito! Tama na po! Bakit po ba si ating sinisisi ninyo? Sorry, Ma. Patawarin mo ko. Ate, hindi! Wala kang kasalanan! Bakit ka nagsasorry? Aksidente ang nangyari! Sana ako na lang. Ako na lang ang na-aksidente. Ako na lang, sana! Tulala. Brain dead na raw siya, mati. Ate. Pwede bang ayusin ng mga doktor yung mukha niya? Para kahit paano maibalik sa dati ang itsura. Pero hindi na siya magigising. Uhinga na lang siya dahil sa aparatong ito. Anong decision mo? Di ko alam. Iwan. Mula nun makilala ko si Dennis, hindi na ako nakagawa ng mga desisyon na mag-isa lang. Siya ang my last say sa lahat ng desisyon kinagawa ko, malaki man yun o maliit. Pero walang kakayahang mag-desisyon si Kuya Dennis para sa sarili niya ngayon, ate. Di ko alam kung anong gagawin ko, Matin. Di ko alam. Mabuti naman na tulog na mga bata. Mga anak, pasensya na kayo. Hindi ko kayo naaasikaso ng maayos ngayon. Ay, ang bunso ko nakatulog na marumi damit. Nabuti pa, bihisan ko muna siya. Bakit mainit si bunso? Oo nga, mainit siya. At saka, ano itong malalaking butlin sa mukha niya? May mga... Oh, Diyos ko! Bulutong ba ito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Matet, sigurado ka ba kaya mong alagaan si bunso? Oo, ate. Kaysa naman isama mo siya dun sa dalawa. Eh baka mahawa sila sa brutong. Tapos kailangan mo pumunta sa ospital. Bakit ba kasi kailangan magsabay-sabay ang mga problema? Ate, nandito ako. Dadamayan kita. Kaya magpakatatag ka. Huwag mo nalang pansinin yung mga sinasabi sa'yo ng binan mo. Salamat. O sige na, magbihis ka na. Kahapon pa yung damit mo yan. Maligo ka na muna sa inyo. Tapos iwan mo muna kinanana yung dalawa. Ako na ang bahala dito sa pamangkin ko. Dennis.
ka na. Uwi na tayo. Di ba dapat palaging tugma ang desisyon natin? Sumang-ayon ka na sa akin. Uwi na tayo. Di ko na kaya makita na nandiyan ka. Please, nakikiusap ako. Maghahanap ka ng trabaho, ate? Hindi ako pwedeng tumunganga na lang sa ospital, Matit. Malaki na ang hospital bills namin. Isa pa, ang tatlong bata. Kailangan kong bumili ng gatas, ng diaper. Si Maymay nag-aaral na. Halos paubos na ang ipon namin ni Dennis. Paano si Kuya? Kakausapin ko si Mama. Siya na muna magbabantay kay Dennis habang nagtatrabaho ako. Ate. Pwede bang sa'yo muna yung mga bata? Kapag nakahanap ako ng trabaho, susweldo na lang kita. Loko ba? Para ka ng mga ibang tao. Naapektuhan na rin ang trabaho mo eh. Online teacher ako, ate. Hindi naman ako nag-o-opisina. At higit sa lahat, hawak ko ang oras ko. Kaya ko pasabayin ang trabaho at magbabantay sa mga pamangkin ko. Salamat. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang naging kapatid ko. Eh, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito ngayon. Kung wala ka sa tabi ko. You can start next week. Talaga po, sir? Yes. Honestly, matagal kang hindi nagtrabaho sa corporate, pero I have a feeling na magiging asset ka ng company. Thank you very much. But you have to work hard, Judy. Hindi ko mapopromote ka agad pag hindi ka nag-excel. Malaking company ito. At malakas ang competition. Make sure you're going to work earnestly, okay? Yes, sir. I will do my best. Siya nga pala. Sabi mo na sa ospital ang asawa mo. Anong sakit niya? If you don't mind. Na-aksidente po siya. Brain dead. Oh. Sorry to hear that. Kaya nga, kailangan ko po magtrabaho para madugtungan pa ang buhay niya kahit papano. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako ang Bukas. Magandang gabi, Ma. Buti naman pumunta ka rito sa ospital. Akala ko lulumuti na ako rito eh. Pasensya na ho kayo. Last check-up kasi ni Bunso ngayon dahil dun sa bulutong niya, kaya ginabi na ako. Isa pa, meron na rin kasi akong trabaho ngayon. At anong gusto mong palabasin? Hindi mo nababantayan ang anak ko? Porke ba ganyan na ang kalagayan niya? Ay, hindi naman po sa ganun. Di ko ba nakiusap ako sa inyo na kayo muna magbantay kay Dennis? Oh, Julie, baka nakakalimutan mo. Nang hindi pa ganito si Dennis, ikaw ang nakikinabang ng lahat ang pinaghihirapan niya. Bakit? May natatanggap ako mula sa kanya? Wala. Madalas pa nga ako ang bumibili ng damit ang anak ko. Dahil hindi mo man lang naiisip bilhan. Kahit halos gula-gulanit na ang sinusuot yung polo. Oh. Oh, bakit pinandidilatan mo ako, ha? Bakit kailangan niyo pong banggitin yan? Dahil sa tingin ko, nakakalimutan mo na ang obligasyon mo sa asawa mo. Kahit parang lantang gulay si Dennis, buhay pa siya.
humihinga pa siya at hindi mo siya maaaring basta-basta lamang abandonahin. Salamat. Natapos ko na rin yung ginagawa ko. Bukas, pwede ko nang gawin yung iba pang trabaho. Julie! Sir? Oh, bakit andito ka pa? Alas 7 na. Overtime ka na. Tinatapos ko po yung ginagawa ko. Mukhang masyado mong dinibdib ang sinabi ko sa'yo. Gusto ko lang po talaga makatulong sa company. At isa pa, para mabawasan na yung backlogs ko. Nag-dinner ka na ba? Hindi pa po. Okay, tara. Sumabay ka na sa akin. Magdi-dinner kami ng family ko. Ay, naku sir, huwag na ko. Sumama ka na. Ipakikilala kita sa misis ko. Masyado yung selosa eh. Pag may bagong empleyado, lalo na babae, dapat mag-courtesy call muna sa kanya. Talaga po. Oo. Ah, okay, sige po. Sasama na ako kung ganun. Akikilala ko pa yung misis nyo at nang malaman niya na hindi ako threat sa relasyon ninyo. Oh, tara. Thank you po. Salamat sa inyo, kapatid. Si Julie to ah. Inyong kayo, sir. Sino nag-date sa kanya? Nakabukas ang bintana ng kotse. Lalaki? Ang kapal talaga na mukha ng babaeng to. May lakas ng loob pa talaga siya magpahati dito sa ospital. Hindi na nahiya. Tab na sa heg. Ayos talaga to Star Wax Floor Wax, ah. Ilang linggo rin akong hindi nakapaglinis. Matit? Ate? Oh, ito ha. Naipagluto ko na ng almusal yung mga bata. Tsaka ito nga pala. Ibayad mo to sa school na may, ha? Kasi may meeting kami ngayon, eh. Oh, sige. Isa ako sa magpipresent sa department namin. Kailangan ko makarating sa office. Hindi ako pwedeng mali. Eh, pero hindi ka pa yata nag-aalmusal, ate. Okay lang ako. Oh, ahala ka na sa mga bata, ah. Ate. Oh, bakit? Ayos ka lang ba? Oo. Bakit? Wala. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako. Tawagan mo ako kapag may problema, ha? Oo, ate. Okay, thank you. Bye. Bye. Ay. Isang buwan nang nasa ospital si Kuya Dennis. Ilang linggo na rin nagtatrabaho si Ate Julie. Hindi ko na siya nakikitang umiiyak ngayon. At hindi na rin siya natutulala. Gaya ng unang mga araw na naka-confine si Kuya. Ibig bang sabihin? Natanggap niya na ang napakalaking pagbabago sa buhay nila. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga, Julie. Baka mali lang ang dinig ko sa'yo. Ang sabi ko po, ipapatanggal ko ng life support ni Dennis. Naririnig mo ba ang sarili mo? Ha? Para
alam mo na rin sinabing gusto mo nang mabatay ang anak ko! Nauunawaan kita, Ma. Alam kong ayaw mong mawala si Dennis. Pero nung una pa lang, sinabi na sa atin ng doktor na wala na siyang pag-asa. Tumigil ka! At bakit? Diyos ka ba? Diyos ka ba para bigyan ng hangganan ang buhay ng anak ko? Asawa ka lamang ni Dennis! Hindi ako asawa lang. Asawa niya ako. Asawa ako ni Dennis at ako ang magdedesisyon para sa pamilya. Dahil ako at siya ay iisa. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak ko! Huwag mo akong iwan! Dennis, anak! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya mawala ka! Ma, kailangan ng ibaba ang kabaong. Huwag na pong yakapin. Pakayaan mo ako! Ito na lang ang huli pagkakataon makakasama ko, anak ko! Napabadilim ang langit. Baka abutan tayo dito ng ulan. Hayaan nyo na po si Dennis. Hayaan nyo nang mamahinga. Huwag nyo nang pigilan. Nasasabi mo yan dahil kahit buhay pang anak ko, may kinakalantari ka na kagad na ibang lalaki! Marami na ba paglibing? Sana kayong gumawa ng eksena dito at magkalat ng kwentong wala namang katotohanan. Isipin nyo naman ang anak nyo. Libing niya ito. Ilibing natin siya ng matahimik at mapayapa. Salamat. Oo, nauhaw ako. Oo nga pala, Matet. Meron akong, ano... Uy, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ano yung sinasabi ng binan mo kanina sa libing, ate? Narinig mo pala. Paano hindi ko maririnig? Eh, ang lakas ng boses niya kanina. Huwag mo siyang pansinin. Ate. Bakit ba? Umakatingin ka sa akin, parang... Kung sabihin naniwala ka sa sinabi ni Mama. Nagtataka lang ako. Saan? Sa'yo. Bakit? Anong dahilan? Hindi ka malang umiyak kanina habang inililibing si Kuya Dennis. May magagawa ba pag-iyak ko? Mabubuhay ba uli si Dennis kapag humagulgul ako at naglupasay? Ate! Huwag na nga natin ito pag-usapan. Yung sinasabi ko kanina, Kako, may nahanap na akong yaya ng mga bata, kaya pwede ka na makabalik sa dati mong routine. Doon na uli sila sa bahay. Sigurado ka ba? Napakarami na naming atraso sa'yo. Ayan ka na naman. Tingnan-tingnan mo na lang sila kapag meron kang oras. Sige, ate. Ako na lang ang aasahan ng mga anak ko. Ako na lang ang naririto. Kaya kailangan kong magdoble kayo para sa kanila. Thank you.
Ang cute naman ng mga invitation card na to para sa birthday ng anak ko, Mate. Nagustuhan mo ba, Ate? Oh, talaga. 14th birthday na. May dalaga na ako. Ngayon mo lang ba na-realize? Ang bilis ng panahon, ano? Hindi na natin namalayan. Correct. Tama ka. 10th anniversary ko na sa trabaho sa susunod na buwan. Oo nga, Ate. At saka, 10th death anniversary ni Kuya Tennis. Nakakamiss din, ano? Namimiss ko na yung pag-spoil niya sa akin. Ah, yung mga souvenir nga pala ni Maymay, okay na rin ba? Ate. I-deliver na yung dito bukas. Ah, mabuti naman. Siya, sige. Kukunin ko na itong mga invitation cards na para ma-distribute ko na sa ilang bisita natin na imbitado. Yung lola niya, hindi mo ba iimbitahan? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Himala, naalala mo akong bisitahin. Ano masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Birthday po ni Maymay sa darating na Martes. Imbitado po kayo. Ito po ang invitation card. Oh, may pa-birthday party pala. Mukhang umaasenso ko na talaga. Balita ko, promoted ka raw. Sino pong nagbalita sa inyo? Akala mo siguro, wala na akong alam tungkol sa'yo, no? Thank you. May pakialam pa rin pala kayo sa akin kahit papano. Oh, kumusta na po pala yung blood pressure niyo? Isinugod daw kayo sa ospital nung nakaraan? Normal ang BP ko kanina. Pero tumaas nang dumating ka. Ganun po. Okay, sige. Hindi na ako magtatagal. Sana makapunta kayo. Siguradong matutuwa ang mga bata kapag makita nila ang kanilang lola. Anibersaryo ni Dennis sa susunod na buwan. Wala ka na naman bang plano? May gana ka pang magpa-party sa birthday ng anak mo, pero ni minsan, mula na mabatay si Dennis, hindi mo na alalang dalawin ng puntod niya. Ni minsan, hindi ka man lang nagpadasal para sa anibersaryo niya. Pagkatapos kang buhay ng anak ko, pag-aksaya ng oras at pera nung naririto pa siya, para mo na lamang siya basurang itinapon at hindi na kahit kailan nilingap. Anong klase kang asawa? Congratulations, Julie. Sir Deo, marami pong salamat. Mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nawala ng tiwala sa akin. Sabi ko naman sa'yo, nung una ko palang kita sa'yo, alam ko magiging asset ka ng company. Yung huli mong promotion, naging department head ka. Oh, ngayon naman, kasama ka na sa board of directors. Napakasaya ko po. Talaga? Opo. Ay, sige. Sabi mo. Grabe. Hindi niyo ba nakikita? Oh, abot-tenga na nga yung ngiti ko. Oo na. Sige na, magtrabaho ka na. Thank you po. Julie. Yes, sir? 10 taong ka ng byuda. Wala ka bang planong mag-asawa uli? Ha? Ng kape.
regalo sa akin ng asawa ni boss yun. Close ka masyado doon, ate, ha? Siyempre. Kasi alam niyang safe ako. Safe? Yeah, safe. Ibig sabihin, hindi ako kasama sa mga babaeng posibleng maging kabit ni sir. Grabe, ha? Selosa kasi yun. Pero blessed ka masyado sa trabaho mong yan. Sinabi mo pa. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon ng mga anak ko kung hindi ako natanggap sa company ito. Imbitado ba sila sa birthday party ni Maymay? Oo. At saka, may binata pa sa mga katrabaho ko, no? Mm. Mamili ka na doon ng mapapangasawa mo. Grabe ka naman, ate, ha? Grabe ka, ha? Grabe kang magampas. Sabi ko naman kasi sa'yo, eh. Ayoko na mag-asawa. Ay, naku. Mahirap tumanda nang walang kasama. Sus! Look who's talking. At least, ako may tatlong anak. O ikaw? Kung ikaw may tatlong anak, oh. Ako naman may tatlong pamangkin. Kuya Deo! Oh! Architect Marvin Dominguez! Ano, kumusta ang biyahe mo? Eto, may jet lag nga ako eh. Oh, doon ka na sa bahay magpahinga. Oo. Oh, ito pala ang building nyo, ha? Ang laki. Oo. Oh, oh. At ito ang i-re-renovate mo. Siguruhin mo lang na magiging maganda ang overall appearance nito, ha? If the price is right. Name your price. Wow! Hindi ka pa rin nagbabago, ha? Mayabang ka pa rin. At least may karapatan ako magyabang. Oo siya. Magpapahinga muna ako ng 1 week. Mm-hmm. Saka ko ayusin ang design para rito sa building nyo. No problem. At saka, may isa pa pala akong project na ibibigay sa'yo. Ano yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate! Kailangan ko na mag-number 2. Ano ba? Bilisan mo na sa banyo! O, pasok na. Bakit magtagal mo lagi sa banyo? Tagal mo maligo? Binababad ko pa kasi yung katawan ko sa shield bath soap. Sobrang tagal naman yata. Halos isang oras ka lagi maligo. Oh, pumasok ka na sa CR. Ang dami mo pang sinasabi. Masakit na nga yung tiyan mo. Oo na. Sige, papasok na ako. Ay, siya nga pala. Tawagan mo na yung inorderan natin ng cake ni Maymay para sa party mamaya. Sabihin mo, i-deliver na mas maaga kasi kailangan may pictorial. Mm-hmm. So, dapat, maaga pa, nandiyan na ang cake. Okay, sige. Nasaan na ba yung cellphone ko? Ay, ito pala. Pinato ko sa ibabaw ng mesa. Sino to? May nag-send ng friend request? Marvin Dominguez? Wala pa yung binan mo, ah. Ay, okay lang. Pumunta siya o hindi. Basta mahalaga, inimbitahan ko siya. Sabagay. Julie! Ay, ayan na si boss. Sige, nagita ako. Oo. Late na ba kami? Ay, hindi po. Ay, boss, tuloy kayo. Pasensya na kayo sa bahay namin. Maliit lang. Eksakto pala. May sinama akong arkitekto rito. Eh, baka ako gusto mong iparenovate ang bahay mo. Ha? Marvin. Hi. Marvin Dominguez. Marvin Dominguez? He's a family friend, Julie. Para ko na siyang younger brother.
pero matanda na rin yan. Ah? Matandang binata. Ikaw yung nag-send sa akin ng friend request? Oo, ako yun. Ay, oh, sige, tuloy, tuloy kayo. Saan ko pwedeng ilagay itong regalo ko? Regalo? Para sa anak mo. Ah, akin, akin na. Thank you, ha? Okay, sige, maupo na muna kayo. Yeah, thank you, ha? Ate, sino siya? Parang ibang feeling ko sa kanya, ha? Type mo? Hindi! Feeling ko, type ka. Ha? Iba makatingin sa'yo, ate? Baka makakapag-asawa ka na uli! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Deo, pinatatawag niyo raw po ako? Oo, Julie. Maupo ka. Thank you. And be at ease. This is not work-related. Tungkol po saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa'yo. Sa akin? Oo. Ako na magsasabi. Dahil mukhang dinadaga ang bata ko eh. Sir, hindi ko kayo maintindihan. Si Marvin. Siya ang nagde-design ng bagong building natin. Ah, yes. Alam ko po yun. Gusto kanyang ligawan. Ano ho? Oh, single ka naman. Single din siya. I'm sorry, sir, pero ayoko po ng mga ganitong topic. Oh. Okay, sige po, maiwan ko na kayo. Julie! Oh my God. Na-offend ba siya? Sakit na likod ko. Knock-knock. Ah. Matet? Ate, nag-dinner ka na ba? Ah, hindi na ako magdi-dinner. Oh, bakit? Diet ka? Kumain na ako kanina. Birthday nung katrabaho namin eh. Napakain ako. Ah, nag-take out kasi ako ng pagkain eh. Sige na, kumain ka na. Dito na lang sa sala. Oh, ako nga pala. Bakit ka nakaitim? Ah? Ah, dinalo ko si Kuya. Ha? Huh? Death anniversary niya ngayon. Hindi ba? Ah, teka lang. Kukuha kita ng maiinom. Ate, hanggang kailan mo ba iiwasan ang topic tungkol kay Kuya Dennis? Matet, pagod ako. 10 taon ang patay si Kuya Dennis. Minsan nalilito na ako kung naka-move on ka na ba? Kaya hindi mo na siya naalala? O nasasaktan ka pa rin? Kaya ayaw mong nababanggit siya? Tama ka. 10 taon na ang nakalilipas. Bakit kailangan pa natin siyang pag-usapan? Alam kong mahalaga siya sa'yo. Kaya hindi kita pinakikialaman kung gusto mo siyang alalahanin. Huwag mo na akong idamay, Matet. Tapos lang ang isang meeting. May susunod na naman. May tumatawag. Si Matet? Oh, bakit kaya tumatawag to? Isang linggo na niya akong hindi kinikibo ah. Hello? Ate? Ate? Oh, Matet, bakit? Yung ganun mo, nasa ospital. 50-50 raw. Ano?
Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, pumasok ka na. Sige. Papasok na ako, Mati. Bakit ganito si ate? Ngayon ko na siya nakitang ganito, ah. Nanlalamig ang kamay niya. At parang nanginginig siya. Teka lang. Nahihirapan ako. Uminga. Ate, hindi pa naman patay ang binan mo. Kumalma ka lang. Okay. Oo. Kaya ko to. Halika na nga. Sasamahan na kita sa loob. Lalabas na lang ako kapag nakapasok ka na, ha? Okay, sige. Sige, Matat. Dinalaw mo pa ako. Ma, wala na si Dennis. Wala nang anumang nag-uugnay sa atin. Dugo ni Dennis ang nananalaytay sa ugat ng mga anak ko. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na wala nang nag-uugnay sa atin. Kung ayaw niyo akong makita, patawarin niyo ako dahil pumunta ako dito. Pero hindi ko kayo pwedeng tiisin. Ina kayo ng ama ng aking mga anak. Magpalakas ka, ma. Si Dennis. Miss na miss ko na ang anak ko. Gusto kong makita na lang kung bakit niya tayo iniwan, Julie. Ma? Bakit maaga tayong iniwan ni Dennis? Hindi ko rin alam ang kasagutan. Hindi ko alam kung bakit hindi niya tinupad ang pangako niya. Tatanda kaming magkasama. Matutulog na ako, Matet. Salamat sa pagsama sa akin. Ate? Bakit? Okay ka lang ba talaga? Kanina, panic attack yun, di ba? Okay lang ako. Hindi ka okay. Hindi ka na halos makahakbang kanina. Nanginginig ka. Nahihirapan kang huminga. Malapit pa lang tayo sa ospital. Napansin kong iba na ang itsura mo. Dahil pa rin ba ito sa nangyari noon? Siguro nga, tama ako. Hindi pa rin naghihilom ang sugat na idinulot sa iyo ng pagkawala ni Kuya Dennis. Hindi ba? Bakit ba gustong-gusto mo ungkatin ang tungkol kay Dennis? Dahil gusto kong matapos na ang paghihirap mo, ate. Gusto ko na rin kalimutan ang lahat. Gustong-gusto ko na kalimutan ang napakasakit na pangyayaring yun. Pero paano? Sabihin mo sa akin, paano? Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin
kung paano unti-unting naging tuwid ang linya sa monitor ng life support ni Dennis. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin kung paano unti-unting nawawala ng init ang kanyang mga palad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit nawala siya ng ganong kaaga. Hindi ko man lang napagandaan ang lahat. Hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ako maghihilom? Paano ako makakalaya sa sakit na paulit-ulit kong nararamdaman kung bilanggo ang aking puso't isipan ng nakaraan? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa edad na 35 years old, isa na akong byuda. May tatlong anak na kailangan buhayin. Pero walang trabaho. Para akong ibon na nabalian ng bakbak. At hindi ko alam kung paano gamitin ang mga pako para makalakad. Siya ang sandigan ko. Siya ang aking lakas. Ang haligi ng pamilya namin. Sa kanya lahat ng gagaling ang mga delisyong ginagawa namin bilang mag-asawa. Napakasakit ng kauna-unahang desisyong ginawa ko mula nang ikasal kami. Ayaw pagpatay ng life support machine na kumukontrol sa kanyang paghinga, Matet. Ako bumatay sa asawa ko. Ako bumatay kay Dennis! Hindi totoo yan, Hindi mo pinatay si Kuya Denny. Hindi ko yung gustong gawin, pero wala akong ibang pagpipilian. Tama ang desisyon mo. Walang mali sa ginawa mo. Sana hindi na lang natin siya pinayagan na umalis ng gabing yun. Sana buhay pa siya ngayon. Kasama pa natin siya. Sana nakita niyang lumaki pa ang mga bata. Sige lang. Iiyak mo lang, ate. Pinilit ko siyang kalimutan. Kaya hindi ko inaalala ang lahat ng tungkol sa kanya. Birthday niya. Death anniversary. Ang paborito niya pagkain. Ginawa ko lahat, Matit. Ginawa ko lahat para kalimutan ang kuya mo. Pero nandito siya. Nandito pa rin siya sa puso ko. Nandito pa rin siya sa isip ko. Minsan bumibisita ako sa punto niya para sumbatan siya, para tanungin kung bakit niya ako iniwan ng napaka-angka. Bakit hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin na magsasama kami sa hirap at ginawa? Ate Julie,
Chris! Chris, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko iniwan? Tulog na siya. Kaiiyak. Ate, nagpakatatag ka na ng napakahabang panahon. Ngayon, pwede ka nang maging mahina. Pwede ka nang umiyak. Pwede ka nang tumigil magpangkap. Hindi ko lubos maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa loob ng 10 taon na mag-isa niyang hinarap ang bawat araw. Puno ng pangungulila kay Kuya Dennis. I'm sorry, ate. Hindi man lamang kita natulungan makalaya sa madilim na bilangguang hinaruroonan mo. Good morning, sir. Oh, Junie. Pinatawag kita dahil gusto ko mag-apologize sa sinabi ko sa iyo nung isang araw. Mula ng mula sa pinakikigat ang DZRH. Pero hindi ibig sabihin sa Mega nagbago na ang isip ko. Sir Deo. Julie, isang dekada ka ng byuda. Isang dekada ka na rin dito sa company. Pero alam mo ba, kahit marami kang na-accomplish, kahit may mga awards kang natatanggap, kahit ilang beses ka nang na-promote, hindi pa kita nakitang masaya. Ngumingiti ka pero hindi umaabot sa mga mata mo ang saya. Sir, I know that life is hard, especially for you. Pero Julie, you deserve to be happy. At alam kung nakikita ko ngayon ang asawa mo, nalulungkot siya at sisisihin niya ang sarili niya dahil siya ang dahilan kung bakit nararanasan mo yan. Niminsan din, hindi pa kita nakitang umiyak. Masyado kong nagpapanggap. Ito ang sasabihin ko sa iyo, Julie. Tao ka. Nabubuhay ka. Maaari kang umiyak, maaari kang masaktan, maaari kang manghina. May mga anak ako, Sir Deo. Kung palagi ako magpapatalo sa emosyon ko, kuguho ang tahanang sinisulungan nila. Julie, minsan, kailangan mo munang gumuho para makapaglagay ka ng panibagong pundasyon na mas matatag. Minsan, kailangan muna nating mabasag para mabuo.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bango ah. Fresh no fresh ang mga sinampay. Day off ko kasi, kaya nakapaglaba ako. Anong sabon ang gamit mo, ate? Bride. Talaga? Oo. Oh, nag-almusal ka na ba? Alika, sabayan mo na ako. Ah, sige. Bakit ka nga pala napadaan? Day off ko rin eh. Kaya sabi ko, makapayagan mo yung mga bagets na sumama sa akin. Saan kayo pupunta? Sa mall. Ah, okay. Sige. Ay, teka. Mga damit at saka sapatos ito ni Kuya Dennis ah. Oh, tapos ito, mga libro niya to. Eh, anong gagawin mo dito? Nakapanghihinayang naman na sunugin, kaya idodonate ko na lang. Ngayon mo lang inayos sa mga gamit niya? Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob, nabuksan ang kwarto namin at alisin na yung mga gamit niya. Ha? Huh? Hindi ka pumapasok sa kwarto niyo? Hindi. Mula nung ilibing siya, doon ako sa kwarto ng mga bata na tutulog. Ayos yan, ate. One step at a time. Makikita mo na lang, nalagpasan mo na ang bagyong ito sa buhay mo. Oo. Unti-unti. Kahit mabagal, basta umuusad. Tama ka, Matet. Kailangan ko ng makalaya rito. Kailangan kong palayain ang aking sarili sa masalimuot na nakaraan. Dala ko ng mga prutas para sa inyo. Ah, salamat. Kumusta na pong pakiramdam niyo ngayon? Sawa ng Diyos. Mabuti na. Mabuti naman at nakasurvive kayo sa atake ngayon. Magdobli ingat na kayo ngayon, lalo na sa mga kinakain niyo. Yeah, tama ka. Ako nga pala, Ma. Meron lang po akong itatanong sa inyo. Ano yun? Pwede na po ba akong... kung sakali lang ho, pwede na ba akong makipagrelasyon sa iba? Alam mo, Julie, kung may pinagpapasalamat man ako sa Diyos, yun na yung pagiging maunawain at mapagpasensya mo sa akin. Mula nung magkasintahan pa lang kayo ni Dennis, pinakikitaan na kita na hindi maganda. Hindi tayo nakakasundo sa maraming bagay. Pero hindi mo ako pinakitaan na masama. Pero nang mamatay si Dennis, kahit madalang, binibisitang pa rin ako. Naunahan mo pang nagpunta sa ospital ang mga kapatid ng asawa mo nang inatake ako. Patawarin mo sana ako kung kinailangan ko pang atakihin bago ko mapagtanto na hindi kita dapat tinatrato ng ganun. Mabuti kang babae. Mabuti kang ina. Itinaguyod mo ang mga apo ko habang hindi naramdaman sakit ng pagkawala ng anak ko. Ma'am! Napakarami mo nang pinagdaan ng hirap at pagdurusa, Julie. Nararapat lang na maging masaya ka ng muli. Salamat, Ma. Salamat sa iyo. Salamat. Dahil minahal mo ng totoo ang aking anak. Tama si Dennis. Hindi siya nagkamali nang nagdesisyon siya mag-asawa na maaga at pakasalan ka. Kahit maikli lang ang buhay niya, nagpapasalamat akong sa piling mo. Naging
pasaya siya. Ay, naku, ano ba yan? Kailan naman nagpa-car wash ako? Tsaka naman umulan, grabe. Julie? Oy, oy, Marvin! Pauwi ka na? Oo. Sabay ka na sa akin. Ihatid na kita sa inyo. Bakit? May kotse ako. Ah, yun ba? Yung nakaparada sa dulo? Bakit alam mo? Siyempre, stalker mo kaya ako. Talaga ba, ha? Hayal lang ang sasakyan ko, oh. Hindi ka na maglalakad sa ulan. Tara. At, mag-dinner na rin muna tayo. Susuot kong damit. Ito ba? O, ito. Ay, yung bulaklakin kong damit ang paborito ni Dennis. Ay, Dennis, tama ba itong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Nahihirapan na naman ako magdesisyon. Gusto ko nang iyakbang pa ako to move forward, pero may dadalawang isip ako. Natatakot akong magkamali. Bakit ka natatakot? Dennis! Huwag kang umiyak, Julie. Miss na miss na kita. Shhh! Napakahabang panahon ang lumipas. At gusto kong sabihin sa'yo na maaari mo na akong kalimutan. Ayoko! Ayoko! Tapos ng panahong ibinigay ng Diyos sa akin para maging bahagi ng buhay mo. Hindi! Ayoko! Hindi ba sabi mo, tulungan kitang magdesisyon? Sorry. Ayoko sundin ang desisyon mo ngayon. Hindi ako malulungkot kung kalilimutan mo na ako. Dahil alam kong yun lang ang paraan para maging masaya ka muli. Wala kang pagkukulang sa akin, mahal. Wala kang kasalanan sa nangyari sa akin. Palayain mo na sarili mo sa pagkakabilanggo sa nakaraan. Gusto kong maging masaya ka. Ate! 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 Dennis! Si Dennis! Mami, hinahanap si Kuya Dennis. Ninakakinip ka ba? Umuungol ka. Tapos tumutulo ang luha mo. Matid. Napanaginipan mo ba si Kuya? Ate Julie. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hinga ng hinga ng malalim, ah. Kinakabahan ako. Oh, uminom ka ng tubig. Salamat, Marvin. Huwag kang kakabahan.
Hindi naman tayo magre-recitation sa harap ng judge eh. Yes, idol lang naman ang sasabihin natin. O baka, sa kiss the bride na part ka kinakabahan. Aray. Totoo ka. Puro kakalukuhan dyan. Eh, ding humiti ka rin. Salamat, ha? Salamat sa paghihintay sa akin. Kahit matagal, bago ko nagawang talikuran yung asalimut kong karanasan. Akala ko nga, eh, aabutin ng 5 years. Buti, 2 taon lang. Hindi naging madali ang lahat. Ayokong pumasok kasi sa isang relasyon na hindi pa ako tuluyang nagihilom. Ayoko naman saktan ka. Napakabuti mong tao para gawin ko sa'yo yun. Ngayon, handang-handa ka na bang harapin ang panibagong simula ng buhay mo? Handang-handa na ako. Salamat. Dahil sa'yo, Marvin, na-realize ko na pwede pala akong makalaya sa isang madilim na nakaraan. Ngayon, natitiyak kong hindi magiging madali ang pagsisimulang muli. Pero, may pangako ang bukas. Sumain niyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Bilanggo ang aking puso't isipan ng nakaraan. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, James Quatton, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel ng Julie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Caspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.